So, mapagpalang araw mga ka-MP, nandito ako ngayon sa trabaho ko. Ang ginagawa ko ngayon, cabinet. Ituturo ko lang sa inyo, step to step by step, na paggawa ng cabinet. Tingnan nyo, Basta mga ka-MP, lagi nyo tatandaan, kapag kayo ay magtatabas ng pinolik, tapos ang gagamitin nyo ay circular, lagi kayo mag-a-adjust ng 3.5 dito sa talim. O kung... Basta mula dito sa kanyang stopper, kung ilan yung sukat nito, yun din ang i-adjust nyo. Kaya, ito, halimbawa, kailangan ko ng 40 cm. Ayan, mga ka-MP, ayan, tumapat sa 40 cm. Ayan, pero yung spacer natin, ay yung stopper natin dito, yun ay naka-adjust ng 3.5. Ayan, kung titignan nyo, naka-adjust yan ng 3.5. Para pag tinapas natin, yan. Tinabas natin yan, makukuha natin yung eksaktong gusto nating sukat. Yan, dire-diretso yan mga ka-MP. Yan, ito yung spacer natin sa ibabaw. Kasi ito yan eh, ito yung tinatamaan niya. Oh. Dito yan tumatama. Ka-MP, tapos ko na siyang tabasin. Bago nyo buuin pala yung cabinet na tinabas nyo, ay mas maganda na na-check nyo yung lapad ng cabinet nyo, yung mga tinabas nyo na dapat pantay-pantay sila. O kunyari, kung hindi mo masyadong pantay, at least konti lang diferensya para hanggat maaari talaga dapat talaga pantay. Tsaka siguraduhin nyo mga ka-MP, yung haba tsaka yung is pare-parehas. Tapos pag nagagawa kayo ng cabinet, siguraduhin nyo nasa hulog, nasa level. Kasi pag wala sa level yan tsaka sa hulog, makikita yan sa pinto. Pag kinabit nyo na yung pinto, pangit tingnan yan. Kaya importante ma-double check nyo na nakahulog, nakalevel yung inyong gagawing cabinet. Yan mga ka-MP, binubuo na natin yung cabinet. Yan, mamaya papakita namin sa inyo pag nabuo na. Mga ka-MP, pag gagawa kayo ng pinto ng cabinet, siguraduhin nyo lagi may casing. Ito yung tinatawag na casing kasi ito yung pampatibay casing na kahoy. Ito yung pampatibay sa pinto, nilalagyan talaga yung paikot. Ngayon, pagka siyempre susukatin nyo na yan, pag sinukat nyo, halimbawa ang sukat ng pinto na hinahanap nyo ay 30, sasabit nyo na agad do para hindi kayo malito. Kasi pagka hindi nyo to na isama, pag hindi nyo na isama to sa sukat, magtatapos ulit kayo kasi ililis nyo na naman yung kahoy eh. Kaya dapat, ayan, dapat isasali nyo lagi sa sukat yan. Tapos kung halimbawa, ang pinto nyo, ayan o, oh, ayan, 30.5, palagi nyo itong huwag kakalimutan. Kasi once na kinalimutan nyo to sa pagsukat, ang tabas na pinto nyo, mapapalaki. Ngayon, dahil sa malaki, uulitin nyo na naman yung trabaho nyo. Mga ka-MP, sa pagpili ng kahoy, mas maganda yung pang-casing. Gamitin nyo yung medyo malambot. Kasi kapag matigas yung pinili nyo, pag pinako nyo, mababasag yun. Kaya kailangan, importante na kapag namimili kayo ng casing, ay malambot. Para hindi na mabasag. Tapos yung mga pako, kailangan finishing nail. Hindi pwede may ulo. Kasi binabaw natin yan eh. Pag may ulo yung inano nyo, babaw natin, mababasag din. MP, nalagay ko na yung casing. Tingnan nyo ha. Lahat ng pinto nilalagyan nito. Ayan o. Kasi yan yung pampatibay sa yung casing. Yan, diyan nalagay ko na yung casing, di ba? Ayan. Pag naglalagay tayo ng casing, sobra yan talaga. Yan, sobra. Kaya yung iba, ginagawa yan, kinakatam. Kaya ako, ang ginagawa ko dyan, kinagrinder ko yan mga ka-MP. Yan ang bilog, grinder na may liha. Medyo maalikabot nga lang. Pero kasi yung iba pagkatam,
ginagamit. Minsan kasi nabubungi yung ano, casing nabubungi. Kaya yung iba, router, nabubungi din. Kaya itong grinder, hindi siya nabubungi. Kaya lang, medyo ano siya, pag nga grinder, medyo malikabok. Kaya yung KMP ah, subukan natin. Mga KMP, natapos ko na siyang grinder eh. Kung titingnan nyo, ayan, makinis na yan. Mas maganda pag kinakapa nyo, eh, pantay na pantay, walang kasabit-sabit. Para pag pininturahan, oh ayan, oh, wala nang kasabit-sabit yan. Para pag pininturahan, eh, okay siya. Eh, tingnan nyo, ito yung hindi pa kinakatam, ayan. Medyo nakangat yan. Yan yung, pero itong isa, natapos na natin grinderin. Ayan, maganda kasi pag grinder, kasi, ayan, kakapain nyo lang. Wala na yung kasabit-sabit. Para pag pininturahan, yung pintor, eh, hindi rin nahihirapan ang kakaliha. Hindi po ba? Kasi maganda, maganda yan pag pininturahan, walang kasabit-sabit yan mga KMP. Mga KMP, ilalagay na natin yung bisagra. Sa bisagra na ginamit ko ngayon ay yung tinatawag na ayan, no, C3. Yan, C3. Tatlong klase kasi ang concealed na hinges na ganito. C1, C2, C3. Pag sinabing C1, overlap yung o yung nakapintulang, papaliwanag ko sa inyo mamaya. Tapos yung C2, hindi ko masyadong ginagamit. Kaya ang ipapaliwanag ko lang talaga sa inyo, ang bisagra, yung C1 at C3. Ngayon, paano ba ito ikabit? Ito, may nabibili nitong pambutas. Ayan, kung may barena kayo, mayroong nabibili na pambutas niyan. 35mm. Tingnan natin yung itsura ng bisagra. Ayan mga KMP yun, yung binibili namin, yung ginagamit namin na bisagra. Ayan, yan yung C3. Bubutasin ko na muna, bubutasin ko na yung pinto. Ito kasi pinto to eh. Ayan mga KMP, bubutasin ko na. Ayan mga KMP, butas na. Mas mabilis talaga kung may mga dimaki na kayong gamit. O, ayan. Kailangan nakalubog tong ano. Ayan yung bilog niya. Ayan, nakalubog yan sa tripod. Kailangan nakalubog. Ayan, saktong-sakto na siya. Tutornilyo na lang natin. Ayan mga KMP, screw na natin. Madali lang paggawa ng cabinet kung may mga dimaki na kayong gamit. Magana ito eh, kung may... Dapat may screw bit ako eh, wala. Ipapalitan ko na naman yung talim. Kaya okay na to, pagtika na lang natin. Papa, i-demo ko lang naman sa inyo yung paano i-screw eh. Tapos nyo, para matuto ko yung mag-cabinet. Kung wala naman kayong barena, mga KMP, babakatin nyo lang yung likod. Ayan, binakat ko na yan. Ayan, may guhit na oh. Ngayon, papaitin nyo lang yan. Mga KMP, nakita nyo na yung cabinet na ginawa namin. Ayan, nakita nyo ah. Papakita ko lang kung detalye. Ito mga KMP, ayan oh, pinto. Ayan oh. Ayan, cabinet. Yari na, di ba? Ayan, yari na yung ating pinto, yung cabinet. Ayan. Tapos mga KMP, papaliwanag ko lang. Mas maganda mga KMP kung ang ginagawa niyong pinto ng cabinet, eh medyo magkakapareho ng laki. Para mas magandang tingnan. Para ano siya. Ngayon KMP, yung kung makikita niyo to, ayan. Ayan yung ginamit nating bisagra, ay C3. Ayan, ang C3 mga KMP, makikita nyo yan, yung may parang may ano siya, may siwang sa gilid, parang pinaka ito yung hamba, ito yung pinto. Yan yung pagka, yan yung C3 na tinatawag, na ginamit ako ng C3. Mamaya KMP, ipapakita ko naman kung paano naman yung C1. At saka mga KMP pala, pag nagagawa kayo ng cabinet, oh, di ba ito mayroon kayong wall dito? Yan, may wall. Dito naman sa katabi, ayan. Dito, wala ang wall. Kasi sayang. Dahil sayang pa yung space. Ang nilagay ko lang,
Ayan, o, yung kasing laki lang na lalagyan ng ano, yung bisagra, yung lalagyan ng, para magamit yung pa yung doon sa dulo, kasi magkatabi yung pinto na yun, o. Ayan, o, magkatabi, o. Ayan. At least nagagamit niya yung ano. Tsaka mga ka-MP, pag hanging cabinet yung ginagawa natin, lalagyan natin ng pampatibay, ito. Tingnan nyo, may sahod sa ilalim. Kasi, yung iba, minsan, yung may-ari, nilalagyan ng mabibigat na bagay. At least, dagdag tibay siya. Pero kung ang cabinet naman natin na hindi naman hanging cabinet, okay lang kahit walang mga ganun. Ito kasi, hanging cabinet, ayun, o, kitchen sink. Naka-hanging cabinet. Ayan, mga ka-MP, ha. Sana eh, may natutunan kayo dyan sa paggawa ng cabinet. Sa totoo lang, ang pinaka-importante lang naman talaga pag nagagawa ng cabinet, dapat ito nakahulog. Yan, ang gilid din nakahulog. Tapos ito nakalibel. Yan, para magandang tingnan, no? Mga ka-MP, kung titingnan nyo, magandang tingnan, no? Diba? Yung mga pinto niya, mga ganun, may mga guwit-guwit. Mas maganda yung ka-MP pag may pintura na. Kasi kaya lang, hindi na ako nagpipintura niyan, iba na. Kasi karpintero lang tayo eh. Ipapakita ko lang yung sample na ginawa namin cabinet dito sa isang bahay. Ayan ang mga ka-MP. Ito yung ilalim ng lababo. Ayan, nilagyan lang natin ng takip. Ayan mga ka-MP. Tapos yung kanyang drawer, yung lagay niya ng plato, ayan. Ginawa natin ang ano yan. Drawer guide. Hindi pa natin nadidiscuss yung paano ikabit yung ganito eh. Pero sa susunod na vlog siguro, ayan, paano paggapit nito, ipapakita ko. Para naman matutunan nyo rin. Tsaka ito yan mga ka-MP, oh. Gusto kasing kulay ng mayari, ano eh, medyo itim. Trip niya yan, kanya-kanyang trip lang naman. Ito yung exhaust, ito importante ito na magkalamag pala. Ayan, ano mga ka-MP. Ito nga pala yung sinasabi kong ginamitan ko ng C1. Kung makikita nyo dito, wala siyang guhit o hamba. Ayan, nakikita nyo. Wala siyang guhit o hamba. Ito. Kumbaga, nandito yung ano niya. Gilid. Wala kang ibang makikita talaga dyan. Pag ginamit mo yung C1, wala kang ibang makikita. Kundi, pinto lang. Wala yung kagaya ng sa pinto na may guhit dito. Ayan, oh, wala kang makikita dyan na guhit. Kaya, pinto lang. Tampol lang yan ang ginawa namin cabinet. Yan o. Kumbaga tingnan nyo, napakaliit ng space nyan mga ka-MP. Pero ginawa ng paraan. May cabinet doon. Lababo. Andyan yung ref. Pero ang liit ng space nyan mga ka-MP. At least binudget natin. Depende sa laki ng kanyang bahay. Kasi hindi na natin pwedeng lakihan. Ito, pader na to. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ang katabi nyan, eh, CR na. Ayan, CR. Oh. Pero ang liit lang yan mga ka-MP. Pero nagagawa natin ng paraan sa mga ginagawa namin. Bibigyan ko pa kayo ng isang example na ginamitan namin ng C3. Ayan, kung makikita nyo, yung C3, meron talaga siyang parang buhet na hamba. Ayan. Ayan yung C3, ha? Ayan mga ka-MP, ha? Bubuksan natin. Ayan, C3. Kasi yung C1 naman, mga ka-MP, ipapakita kayo. Ayan po mga ka-MP, kung makikita nyo, ito naman yung ginagamit ako na C1. Wala kayong makikita ng guhit dito sa may bandang pinto. Ayan, makikita nyo lang guhit dito sa salubungan ng pinto. Ayan mga ka-MP, ayan. Kumusta yung mga kapintor natin dyan? Ayan o. Ayan. Ipapakita ko lang yung ginawa ng aming kapintor. Ito ay bakal ha, baka sabihin nyo, kaho yan, bakal yan. Ayan. Mga gusto magpagawa sa amin dyan, hanapin lang si Boss Ray namin. Ayan mga ka-MP, sana'y may natutunan ko sa ating video. At dun nga pala po, nasa nag-aabang ng ating papromo, hintay-hintayin lang natin na mag-comment yung iba para makompleto natin yung 75 na sa answer at para mabola na natin kung sino ba yung talagang mananalo. Kaya kung napanood mo ang video na to at yung gusto mo pang sumali sa aming question and answer, baka pwedeng pakibalikan mo yung nakaraang video namin, yung mag-enjoy, manood at manalo, para makasali ka rin. Maraming salamat sa mga nanood at sana'y kayo may natutunan sa video natin ngayong araw. Lagi po kayong mag-iingat. God bless. Huwag na rin kalimutan na paki-like, share and subscribe at paki-hit na rin ang bell notification para ma-update kita sa mga bago ko pang video.